alam nila na lasing kasi medyo nakainom. At alam nila hindi nila trabaho ang maghatid. It's not their job na ihatid ang isang lasing na driver sa condo. That's not part of their job. That's a very clear violation of the duties and responsibilities as Coast Guard personnel manning the busway. Umpisahan natin doon sa nangyaring insidente sa EDSA busway na very clear na yung si De Vera Lim ay lasing. And yet, ang ginawa sa halip na i-turn over sa PNP ay sinamahan sa BGC, hinatid siya, naging driver at bodyguard ang mga taga DOTR. Driver at bodyguard dahil iminaneho ng Coast Guard yung sasakyan papunta sa kondo niya at nagsilbi na rin bodyguard. Anyari, nasa halip ay itinan over sa PNP para gawin yung narapat at sampahan ng kaso, which they did not do. Ang nakakatawa pa rito, nagpa-selfie pa ang mga naghatid para bang gustong sabihin na mission accomplished, na ihatid na namin ang aming baby. Nandito ba yung mga taga Coast Guard na naghatid? Okay. CGASN. Ano yung sabihin po ng CGASN? Apprentice Seaman Neil Patrick M. Villaluz and Apprentice Seaman Al Ahmed Hassan. Paki-explain lang po. Ano nangyari doon? At bakit po naging baby itong si De Vera? Anong full name ulit ni De Vera, sir? Christopher Lim De Vera. Good morning, Mr. Gear. Pero bagong lahat, kasi paulit-ulit tinatanong ng mga netizen dun sa mga comment section. Ase Jose Lim, are you related to Christopher Lim De Vera? Mr. Chairman, I'm not related to him. Not related whatsoever? No, not related. Kapilido lang ng Lim, middle no, name niya. Yes, Mr. Okay. Thank you. Thank you, Ase Lim. Proceed. CG Patrick Villaluz. Good morning, Mr. Chair. Good morning, ma'am, sirs. Nung madaling araw po ng July 28, nagpaalam po kami na magkakain po sa aming PIC. Personal in charge sa team po namin at sa team leader po namin na sa SAIC. Nung natapos na po kami, Mr. Chair, na kumain, napabalik na po kami sa station namin sa Ortigas. Nagtaka po kami bakit po maraming bus sa na nakapila po. Kaya po nagtaka ako, kami ng aking kasama, bumaba po kami, naglakad papunta sa harapan at doon po namin naabutan na yung may tatlong MMDA personnel po na pinapagilid na po yung SUV na nag-counterflow sa gilid ng daan upang matuloy po ulit ang operasyon po ng EDSA bus carousel units. Nang napigilid na po namin yung SUV sa gilid ng daan po sa Guadalupe Station, ito kami ng aking kasama po, si Coast Guard Apprentice ni Manasan, nag-assist po sa traffic direction control po yung in-assist namin sa ibang motorista, sir. Kasi nasa gilid po ng kalsada, sir. Habang agad po namin, nung napagilid na po yung sasakyan SUV, sir, agad po namin pinarating sa aming assistant team leader at team leader ang pangyayari tungkol sa counterflow na napag-alaman po namin sa mga MMDA personnel. Habang iniintay po ang assistant team leader at team leader po namin, nagta-traffic direction control po kami sa ibang motorista. Pagdating po ng team leader at assistant team leader namin,
kinausap kami kung anong nangyari. Ang alam lang po namin is counterflow incident. Then, sinabi po namin na yung MMDA po ang first responder sa... Okay, let me interrupt. Pero alam nyo na si Christopher Lynn De Vera at that very moment ay lasing, nakainom. Nung hindi pa po namin nalaman, sir, ng aking kasama na si Coast Guard Apprentice Seaman Hassan, sir. Okay. Kung hindi nyo alam na siya ay lasing, alam mo na lasing o hindi? Yes o no lamang po? No po, Mr. De. So bakit nyo po hinatid at ipinagmaneho yung kanyang sasakyan kung siya po ay hindi lasing? So, hindi ko po alam na lasing, pero ang instruction po na hiatid namin ay galing po sa team leader namin na si Sir Michael Almuite, sir. Pero sinabi ba sa inyo ng team leader kung bakit kailangan siya ipagmaneho? Dun, yes, sir. Anong sinabi ng team leader? Para mukhang nakainom and para sa... Okay, so alam nyo na nakainom? Patapos na, sir, malapit ng hiatid. Kaya nga, malapit na hiatid, so alam nyo. Yes, sir. Right? Na lasing, medyo nakainom. So the fact na inutusan kayong ihatid siya, ipagmaneho siya, para hindi na makadisgrasya, ibig sabihin, wala na sa ayos yung kanyang mga faculties. There's the possibility na baka siya ay makadisgrasya o siya madisgrasya, kaya ipagmamaneho nyo siya pauwi ng kanyang kondo. Yun yun. Tama? Yes, sir. Okay. Now, bakit nyo siya pinagmaneho? Na alam nyo naman bawal. Sabihin natin utos na inyong team leader. Hindi nyo ba sinabihan yung inyong team leader na, boss, baka mapahamak tayo rito. Ang dapat natin gawin sana ay i-turn over ito sa PNP o communicate sa PNP because nasa IRR yan, number 2. Sa number 2 ng IRR, Department Order 2023-020, Section 3.2 ninyo. To establish and maintain permanent linkages with regular line of communication, in line of communication and coordination with all agencies and stakeholders involved in transportation, especially the committee's member and agencies. Ayan o, nasa Department Order 2023-020 na dapat meron kayong permanent linkages, regular line of communication, coordination with all agencies and stakeholders involved in transportation, especially the committee's member and agencies, which is yung SAE. Oh, bakit hindi mo chinalis yung team leaders? Boss, madadali tayo dyan. Tawagan natin yung PNP para sunduin ito at dalhin sa presinto at kasuhan sa paglabag sa anti-drunk and drug driving law. Good morning, Mr. Chair. Nung time po yun na, Mr. Chair, may police mobile po na huminto. And ang nakausap po ay ang mga MMDA personnel. Pagtapos po nilang mag-usap, Mr. Chair, umalis po ang police mobile. Nandito ba yung police mobile na umalis? Colonel Bobby Arau? Good morning, sir. Negative, sir. Ano pong posisyon niyo, Colonel Arau? Sir, I'm the Deputy Director for Administration of the PNP-HPD. Okay. Bakit po negative? Ba't hindi po positive? Sir, yung police po na nag-respond, sir, is under ng Makati City Police Officer. So, yun, sir, hindi naman na-invite. Bakit po hindi? Colonel Joel, ano pangalan niyo po, sir? Hindi ko nakikita. Yung Colonel Joel Kasupanan, ano pong pwesto niyo sa PNP? Chief po ng Special Operations Division, Highway Patrol Group, sir. Comsec, dapat inimbitahan natin yung kasi tuturuan naman, dapat inimbitahan natin yung PNP, no, not HPG anymore, siguro yung admin officer ng PNP. Come on guys, you know better kasi tinuturo nila Makati, hindi na jurisdiction na yun. Eh kung nandito yung kataas-taasan sa PNP, admin officer ng PNP, General so-and-so, di agad-agad.
tawagan nyo. Kasi itong dalawang PNP nandito, eh, they're useless. I'm sorry, useless kayo doon sa tinutumbok ko. So, anong pangalan po nung police na dumating pero umalis din? Dumating sa site? Sir, nasa report data ng MMDA yun, sir. Okay. Sige, turo sila. MMDA, anong pangalan ng police? He was already there. And alam naman siguro niya na meron tayong anti-drunk and drug driving law. Sa halip na parang chismoso lang, nakimarites lang, and then, may lasing ba dyan? Nag-resist ba yan? Nung sinabi hindi, sige, alis na ako. Magkapi muna siguro ang nasa isip niya or tumbonga or something like that. Good morning. Ito na pala yung mga police. It's here. Okay. Pero sige, mas maganda ikayin po magsabi. Per the sinumpang salaysay of our two traffic enforcers present at the time of the incident, Your Honors, ang nakuha po nilang pangalan ay PSSG Rojas at Patrolman De La Cruz, Your Honor. Comsec, okay. Ba't hindi natin pinatawag to? Okay, sa next hearing, patawag natin. Yes, okay, lahat ng pinag-uusapan natin dito, matik, moto proprio, without me asking, patawag nila agad pwede. Thank you. Thank you. Okay. HPG, in your jurisdiction, gusto ko magagaling sa inyo. Ano ang protocol sa PNP, kapag ang isang police, kayo, HPG, na para ninyo ang isang motorista dahil lasing, ano po yung protocol? Good morning, sir. Actually, sir, usually, sir, pag initially, ma-determine namin na parang under the influence of liquor. So, yes. We have to, mayroon kaming tinatawag na, ano, sir, field sobriety test. Okay. So, doon, sir, nakasaad yung mga procedure. But then, after that, sir, we have to, for God permission, sir, use the necessary technical, ano, sir. Okay. And then, pag na-find out ninyo na talagang lasing at over the limit na yung alcohol sa kanyang katawan, ano po yung susunod na inyong gagawin? Of course, sir, we have to hold the driver in custody, sir. And for him not to forgo with the driving. And then? And we will file the necessary charges, sir. Correct. So, base po dun sa sinabi ninyo, so malaking pagkakamali itong nagawa ng kabaro ninyo. Tama? Yes, sir. But accordingly, sir, yung... I know, sir, I can't speak for ano nangyari. Pero yung based on ano, sir, ang... Saik daw, sir. Sila na daw bahala. No, sir. Gusto ko lang sa procedure, sa protocol. So, therefore, base po dun sa mga sinabi ninyo, yung pong dalawang police si PSSG, Police Staff Sergeant Rojas and Patrolman De La Cruz, hindi sumunod sa protocol, gumawa sila ng mali. Yes, sir. Nakikita namin, sir, na may pagkukulang po yung tropa namin sa baba, sir. Okay. Yun ang gusto ko. Na at least, inaamin mo ngayon na yung kabaro ninyo ay nagkaroon ng pagkukulang, which is hindi niya ginawa yung binanggit ninyo. Diba? Mga binanggit yung sobriety test, and then technical test, and then
dalhin sa presinto, file appropriate charges. Okay. Thank you. Now, CG Mabillaluz, nung paghatid nyo sa kanya sa condo, bakit pa kayo nagpa-selfie, sir? For situational report, sir. Situational report? Para kanino? Para sabihin mission accomplished? Para po sa team leader namin, sir. Sa report niya, sir. Ah. Ano naman ang naging reaction ni team leader nung pinadala niyo yung selfie? Na yan. Okay. Saan ka dito? Ikaw ata yung nasa left. Okay. Left most. Sige. Ano sabi ng team leader nung pinadala mo selfie? Hindi po ako yung nagpadala. Kundi ang assistant team leader namin, sir. Siya po yung kumuha ng picture, sir. Ah, nandiyan pala si assistant team leader. Ilan pala kayo naghatid? Tatlo po kami, Mr. Chair. Okay, team leader, ito yung sa taga-DOTR. Yung kasama po namin sa picture, Mr. Chair, is yung assistant team leader po namin. Okay, sino itong naka-uniforme ng DOTR, yung naka-black? Assistant team leader po namin si Sir Alvin Garcia. Andito pa si Sir Alvin Garcia? Sir Alvin? Pwedeng umupo ka. And then let's put Sir Alvin Garcia under oath. Comsec, please. Nawala? Okay. Excuse me, for those resource persons who just arrived, can you please stand and raise your right hand? Nag-oath na. Okay. Thank you po. Tapos na daw po nag-oath, sir. Okay. So, ikaw yung promotor sa pagpapaselfie dito kay De Vera. Ikaw yung morning, nasa picture. Good morning po, Mr. Chair. Bali po kasi yung utos po sa amin ng team leader namin. Pag-aray po namin sa bahay po ni Mr. De Vera, kumuha daw po kami ng picture na safe po nakarating kami at wala po na disgrasya, sir. Ayun po yung utos ng aming team leader, sir. At sino po yung team leader nyo? Si Mr. ano po, Almote po. Ayan. Mr. Ray Almote? Almote, sir? Okay, nagpapasapasahan kayo. At least dito na tayo sa pinakadulo na. Team leader. Okay. Bakit mo inutusan yung si De Vera at pagkatapos nagpa-selfie pa kayo? Sir, good morning po, Mr. Chair. Ang picture po na pinakuha ko sa kanila para po sa incident report po namin na i-send po sa Viber ko ng group. Viber ng grupo? Yes. Bakit kinakailangan pa ipadala sa Viber ng grupo yung selfie? Kasi po meron po kaming incident report na sinesend po kung may nangyayari po na sa busway po na. So, in short, ito ay para ipakita doon sa Viber group ninyo na okay na yung lasing, okay na yung nag-violate ng traffic law natin, safe na siya, huwag kayo mag-alala. So, parang ganun ang mensahe. Yes, po, sir. Thank you. Hindi mo ba alam na pambabastos itong ginawa nyo, pagpapapicture, pambabastos sa taong bayan? Almost every day, meron kayong pinapara dyan. Tinitikita nyo. May mga video pa nga na yung mga nakamotor, nagipaghabulan kayo, nagipagpatentero kayo, inihila-hila nyo pa yung motor, dinidipahan nyo pa. Kulang na lang na itayaan nyo yung buhay nyo para yung violator ay mahuli nyo lamang at matikitan. Nang gagalaiti kayo, nang gigigil kayo sa lahat ng mga
dumadaan niya sa busway, which tama lang, trabaho niya yon. However, dito sa taong ito, he became the exception to the rule. And why is that? Mr. Chair, yung nangyari po kasi na yun, Mr. Chair, wala po kami panikit at that time, sir. Yung at that moment po, wala po kami panikit, naubos na po. Tapos po, yung may panikit lang po is yung MMDA po. Pagdating po namin doon, ayaw po tikita ng MMDA dahil po di daw po sila authorized manikit na sa busway. Ngayon, kami na po nagsabi sa MMDA na sila na po magtikit. Kasi po yung ticket po namin, yung TO po namin, ubos na po at that time, sir. Bakit naubos? Ilan ang natikita nyo at that time? Mr. Archer, nirain nyo ko po yung panikit ko bago po magbagyo. Inabutan po ng bagyo siya, kaya hindi po siya na kuha agad po sa TO. Kailan naubos yung panikit? So ibig sabihin, nag-duty kayo doon na walang panikit? Bago po, kasi nagkaroon po ng ano, suspension. No, di ba? Pag mag-duty kayo, dapat may panikit kayo. So useless pala yung pag-duty nyo doon na ang purpose ninyo manghuli and automatically manikit ng mga violators. So you were there without panikit. So useless yung presence ninyo doon. Nung time po, bago po nung bagyo, naubos na po siya, sir. Kaya hindi po agad na-renew yung panikit kasi nabutan po ng kansila po ng pasok. Kanino kayo kumukuha ng panikit? Sa LTO po, sir. Okay. Ilang araw ba yung pagpo-process ng panikit? Sana kung wala ka palang panikit, hindi ka na nag-duty doon. What for? Useless ang presence nyo doon kung gano'n. Ba't ka pa nandun kung wala ka palang panikit? Wala ka authority na manghuli at mag-sanction ng isang violator. In this case, tulad nitong si Dever. LTO, Mr. Francis Ray Almora, gano'ng katagal po mag-process ng panikit? Maibigay. Good morning, Mr. Chair. Sa deputized ninyo? For the deputized officers of LTO, they have to just account for the tickets. So they have to submit or return the copies for the office for COA purposes. And immediately, we can issue again. How long, sir? OP. How long? Within the day, Mr. Chair. Within the day. Narinig mo? Mr. Almoite, within the day. I believe meron kang panikit. Kaya lang yun ang ginagamit mong depensa. But let me remind you, you don't even need panikit para yung isang tulad ni De Vera na lasing na siya ay dalhin sa presinto o tawagan mo yung pulis. Nandiyan sa IR nyo, number 2 eh. Sa department order ninyo. Makipag-communicate sa police para sunduin ito at dalhin sa presinto. Because a crime has been committed. A law has been violated. Tama? Okay. Now, TOTR, Jose Jesus Ferdinand Ortega, salamat sa iyo. Kita ko consistent palagi ang presence mo. I appreciate that. Ano yung parusa dito? Kung malakas mabilis kayo magparusa sa mga gumagamit ng busway, ngayon, itong mga hindi gumawa ng tama Mr. busway, Chair, yeah. Anong parusa mo? Mr. Chair, si ASEC Rakralim po ang ipapareport ko because he's the one handling the ASEC, incident po. Thank anong you. Parusa dito sa kanila? Umpisa natin sa team leader. Mr. Chairman, our secretary wrote you a letter po. And based on the letter po sent by our secretary to your office po, since suspension po yung parusa po for them, Mr. Chairman. Okay, si Alvin Garcia, suspension for 3 months. Sino itong si Alvin Garcia? Is he here? Okay, so suspended ka for 3 months.
Okay, yan yung parusa sa'yo. Okay. And then si Michael Real Moite, suspension for 3 months. Okay. Si ASN Hassan, admonition. Ibig sabihin, pinagsabihan lang, huwag mo na ulitin yan. Why? Mr. Chair, based on the reports and the investigation that we got, sumunod lang po sila sa team leader po nila. Sa pag sinabihan sila ng team leader nila na mukhang nakainom, paki to ensure that safe po, no, yung mga road users, sila po yung nagtanong pa sila kung sino bang marunong mag-drive. And we found out ang marunong mag-drive si ASN Villaruz. So siya yung pinadrive po, Mr. To cut it short, sumunod lang sila sa utos ng kanilang team leader. Yes, so pag sinabi ng team leader, lumundag ka sa 10th floor building, kailangan silang lumundag. Hindi, sir. Hindi naman po, Mr. Chairman. Alam nila na bawal yun. The fact na alam nila na bawal yun, yung pinapagawa sa kanila, they could have just said no. And why did they not say it? That's the proper thing to do, Mr. Chairman. So therefore, them, meron dapat silang parusa. When we asked them po, Mr. Chairman, yun po ang sagot talaga nila, that they honestly did not know po. Because even yung iba po, they're not... Sir, Asik, alam nila na lasing kasi medyo nakainom. At alam nila hindi nila trabaho ang maghatid. It's not their job na ihatid ang isang lasing na driver sa condo. That's not part of their job. That's a very clear violation of the duties and responsibilities as Coast Guard personnel manning the busway. So therefore, dapat may parusa. Kasi sir, sila yung mga naka-camouflage, di ba? O, sila yung mga nanghuli. Sila yung dumidipa pa doon sa busway. Nagkikipagsigawan pa. Nilelekturan pa yung mga violators, which tama lang. And now, sila nagkamali. Papaluin na yung kamay nila at huwag mo nang ulitin. No! Hindi tama ata yan. Your Honor, if I may. Yes, sir. Yes, sir. Basically, that's the investigation po, answers process that happened, and yun po yung report on the part of SAIC dito kay Secretary Bautista. No? So, basically po, yung nga, yung sila ay sumunod lamang, and the order came from their head, that's why sila yung binigyan ng 3 months, but sila po ay kailangan naming i-retrain because clearly when they reported, hindi talaga nila alam. But base po dito sa comments nyo, we could relook at the penalty regarding that po. Thank you, Yusek. Yung mga sinasabi ko, it's not for me and from me to say it na kailangan nila maprusahan. It's all about yung gusto ng taong bayan. Yun ang gusto ng taong bayan, yun yung sundin natin. Diba? Because we're all public servant. Gawin natin kung ano yung mandato sa atin, which is pagsilbihan yung publiko. Now, these two gentlemen here must be suspended as well. Para patas. Kasi kapag hindi niyo po ito sinuspindi, then samutsaring pag-iisip ang papasok sa isipan ng mga tao na meron kayong pinapaboran, na meron kayong mga sacred cow dito sa TOTR. So, Asik, paasahan ba namin? Yes, Mr. Chairman. We will also relay this to our legal service and HR so that we will do it properly po yung pag ano po. Thank you. So, by next hearing,
gusto namin ng committee dito na meron na ipataw na sanction. Itong admonition, insulto to sir. Kasi this is a big insult to everybody, to the Filipino people. Malaki insulto to. Para paluin lang kamay at huwag ka na umulit. So, I want them suspended. Okay? I'm not going to stop. Hindi ako titigil. Kahit pa every week tayo mag-hearing dito hanggat hindi na napapataw ng tamang parusa yung dalawa na nagkamali. Yun lang talaga naman eh. Yun yung narapat. Okay? Samaasahan ko po yun. Talk to your legal and then come back to us. Then, kung hindi, patawag mo yung legal. We'll do that, Mr. Chairman. Okay. So, next hearing, meron ng resulta tayo. Tama? Tama?